napansin niyo lahat, tayo pa'y magsisimula na sa ating banal na misa. Isama po natin sa ating panalangin ng pasasalamat ni Juan Carlos Manalad at Hernan Casamayor para sa kanilang kaarawan. Pasasalamat na Regacho Family, Panlaki Family, Dorado Family, Wilma Domingo, Lydia Cascasan and Family, Juliet Yopanco at Regudon Family. Panalangin para sa agarang pagaling nila Emilita and Emilito Sevilla, Rodrigo Ramirez, Ronald Salamat, Mildred Rekla, Jasmine Sibeldia Lim, Catalina Alba, Mardi Agtarap, Raquel Rica Blanca, Leia Rose, Eduardo Salido, Ramon and Elise Lim, Raquel Crame, Emmanuel Bueno, Jose Ferro, Emmaline Tamayo, Romeo Regacho Jr., Betty Ong, Feli and Cindy Chua, Diana Andia, Rochi Harder, Marlene Armelo Gabriel, Teddy Neil Baguio, Renato De Vera, Benjamin Sanchez, Carolina and Modesto Bilbaeno, Carlota Bernardino, Carolina Patulot, Emilia Flaviano, Lamberto Gutierrez, Joel Cabigting, Vito Agan, Gian and Arlene Villanueva, Solomon Parana Sr., Elio, Estelita, Ruth, Charles T., Mila, Benigno, Nathaniel Paulo, Aljon, Gerald James, Raon. Raon Family, Baliaser Family, Erlinda Liwag, Lydia Indionco, at Alejandro Herrera. Panalangin para sa natatanging kahilingan nila Ronald Salamat, Juliet Yopanco, Lydia Cascasan, Nazel G. Florentino, at Cecil Regudon. Pananangin para sa natatanging kahilingan na MDSW District 3 staff and CW para sa panalangin upang maiwasan ang sakuna ng sunog. Panalangin para sa mga kaluluwa nila Reynaldo, Alicia, Conrada, Ismael, Rodolfo, Angelina Pineda, Jovencio Pineda, Martina Regalado, Dustin Kurt, Marcus, Natividad Gonzalez, Edelberto Gonzalez, Monsignor Norberto Habos, Monsignor Pepe Ramirez, Father Angelino De Feo Jr., Father Odon De Castro, Father Eric Santos, Tony and Lorna Mercado, Rose Harder, Ronaldo Kawachi Sr., Luis Tro Sr., Mariano Filomeno Sr., Brigida Filomeno, Mariano Filomeno Jr., Azucena Filomeno, Corazon Saberon, Emilio Saberon, Natividad Saberon, Leticia Lopez, Roel Diesta, Bert Diesta, Nancy Estacio, Virginia Marcelo, Luis Padrino, Alfredo Lim, Monsignor Jimmy Garcia PC, Bishop Cirilo Almario Jr., Jeronimo Peralta, Gary, Norma Endaya, Michael Rabino, Reynaldo and Rogelio Ricafrente, Rosalie, Ernesto Banting, Genara Rodriguez, Jeronimo de los Santos, Raimundo and Paulina Aragosa, Joel Bantaran, Erwin Vismanos, Maria, Rosalio, Tarcelo, Jolie, Belizardo, Lolita, Felilino, and Encarnacion, Sixto Arce Sr. at Maurilo Mikay. Panalangin sa mga kaluluwa ng mga dating tagapaglingkod ng ating simbahan. Magsitayo po ang lahat para sa orasyon. Sa ngalan ng Ama at ng Anak at ng Espiritu Santo. Amen. Reyna ng langit, magalak ka, aleluya. Sapagkat ang minarapat mong dalhin sa iyo'y sinapupunan, aleluya. Ay nabuhay na maguli, na gaya ng kanyang sinabi, aleluya. Ipanalangin mo kami sa Diyos, aleluya. Matuwa ka at magalak, o Birhing Maria, aleluya. Sapagkat tunay na muling nabuhay ang Panginoon, aleluya. Manalangin tayo. O Diyos, sa pamamagitan ng muling pagkabuhay ng iyong anak,
na si Jesucristo ang Panginoon namin ay minarapat ng paligayahin ng mundo. Hinihiling namin sa iyo, alang-alang sa Birheng Maria sa kanyang ina, ay makamtan namin ang kaligayahan sa buhay na walang hanggan. Sa pamamagitan ni Jesucristo ang aming Panginoon. Amen. Sa ngala ng Ama at ng Anak at ng Espiritu Santo. Amen. At ang mamumuno po sa ating banal na pagdiriwa ngayon ay ang ating pambutihing kura paroko, Reverendo Padre Douglas Tibadok. Purihin ng Panginoon, umawit ng kagalakan, at tugtugin ang gitara at ang kahayayang lira. Ipan ninyo ang kumpeta sa ating pagkabagaba. Sa Diyos tayo'y tumawag, sa ating mga kaaway tayo ay kanyang iniligtas. Purihin ng Panginoon, umawit ng kagalakan, at tutugin ang gitara at ang kahayayang lira. Ipan ninyo ang trumpeta, ipan na trumpeta. Sa ngala ng Ama at ng Anak at ng Espiritu Santo. Amen. Ang pagpapala na ating Panginoong Hesukristo, ang pag-ibig ng Diyos Ama, at ang makikipagkaisa ng Espiritu Santo naway sumain niyong lahat. At sumaiyo rin. Mga kapatid, tinipon tayo bilang mga kaanib na angkan ng Diyos, kaya dumulog tayo sa maawaing Panginoong nagpapatawad ng lubos. Sinugong tagapagpagaling sa mga nagsisisi, Panginoon, kaawaan mo kami. Panginoon, kaawaan mo kami. Dumating na tagapag-anyayang mga makasalanay magsisi, Kristo, kaawaan mo kami. Kristo, kaawaan mo kami. Nakaluklok ka sa kanan ng Diyos Ama para ipamagitan kami. Panginoon, kaawaan mo kami. Panginoon, kaawaan mo kami. Kaawaan tayo ng makapangyarihang Diyos, patawarin tayo sa ating mga kasalanan at patnubayan tayo sa buhay na walang hanggan. Amen. Manalangin tayo. Ama naming makapangyarihan, binuksan mo para sa amin ang pinto ng kalangitan sa paglukluk mo kay Kristo sa iyong kanan at sa pagdudulot ng Espiritu Santo ng kaliwanagan. Ipagkaloob mong sa pagsasalo namin sa iyong bigay, ang aming katapatan ay lalong madagdagan at kami sumapit sa kapupunan ng pananalig na tunay sa pamamagitan ni Jesucristo kasama ng Espiritu Santo magpasawalang hanggan. Amen. Magsiyo po po lahat. Pagbasa mula sa mga gawa ng mga apostol. Noong mga araw na iyon, dumating sa Caesarea si Haring Agripa at si Berenice upang bumati kay Pesto. Nang matagal-tagal na sila roon, inilahad ni Pesto sa hari ang tungkol kay Pablo. Si Felix ay may iniwan ditong isang bilanggo, wika niya. Nang ako'y nasa Jerusalem, isinakdal siya sa akin ng mga punong saserdote
at ng matatanda ng mga Hudyo at hiningin parusahan siya. Sinagot ko sila sa hindi ugali ng mga Romano ang magparusa sa sinumang nasasakdal nang hindi muna nagkakaharap ang makabilang panig. At nagkaroon ng pagkakataong makapagtanggol sa sarili ang nasasakdal. Kaya't nang dumating sila rito, hindi na ako nagaksaya ng panahon. Kinabukasan din, ipinatawag ko sa hukuman ang taong iyon. Na magkaharap-harap sila, siya na may hindi nila ipinagsakdal sa anumang mabigat na pagkakasala na inaakala kong ipararatang nila. Ang pinagtatadunan lang nila ay tungkol sa kanilang relihiyon at sa isang taong ang pangalay Jesus. Patay na ang taong ito, ngunit ipinipilit naman ni Pablo na siya ay buhay. Hindi ko malaman kung ano ang gagawin sa bagay na ito, kaya't tinanong ko siya kung ibig niyang sa Jerusalem siya litisin. Ngunit tumutol si Pablo at hiniling na ipaubaya sa emperador ang pagpapasya sa kanyang usapin. Kaya't pinabantayan ko siya upang ipadala sa emperador. Ang salita ng Diyos. Salamat sa Diyos. Saan man tugunan ang ating pong itutugon? Panginooy, may luklukang matatag sa kalangitan. Ulitin po natin. Panginooy, may luklukang matatag sa kalangitan. Panginooy, papurihan. Purihin mo kaluluwa. Ang pangalan niyang banal, purihin mo sa tuwina. Panginoon. Ikaw ang aking kaluluwa, ang Diyos ay papurihan. At huwag mong lilimutin yaong kanyang kabutihan. Tugon. Panginooy, may luklukang matatag sa kalangitan. Ang agwat ng lupa't langit, sukatin may hindi kaya. Gayon ang pag-ibig ng Diyos sa may takot sa Kanya. Ang silangan at kanluran kung gaano ang distansya. Gayon-gayon ang pagtingin sa sinumang nagkasala. Tugon. Panginooy, may luklukang matatag sa kalangitan. Ang poon nga ang nagtayo ng trono sa kalangitan. Mula doon sa nilikhay maghaharing walang hanggan, upurihin ninyo siya, kayong mga anghel ng Diyos, kayong mga nakikinig at sa kanya'y sumusunod. Tugon. Panginooy, may luklukang matatag sa kalangitan. Magsitayo po na. Alleluia, alleluia, ikain mo, o nakikinig ako sa iyong mga salita. Alleluia, alleluia, alleluia. Sumainyo ang Panginoon. At sumaiyo rin. Ang mabuting balita ng Panginoon ayon kay San Juan. Papuri sa iyo, Panginoon. Nang muling napakita si Jesus sa mga alagad niya at nang makakain sila, tinanong ni Jesus si Simon Pedro, "Simon, anak ni Juan, iniibig mo ba ako nang higit kaysa mga ito?" "Opo, Panginoon, nalalaman ninyong iniibig ko kayo." Tugon niya. Sinabi sa kanya ni Jesus, "Pakanin mo ang aking mga batang tupa." Muli siyang tinanong ni Jesus, "Simon, anak ni Juan, iniibig mo ba ako?" Sumagot si Pedro, "Opo, Panginoon, nalalaman ninyong iniibig ko kayo." Ani Jesus, "Pangalagaan mo ang aking mga tupa." Pangatlong ulit na tinanong siya ni Jesus,
Simon, anak ni Juan, iniibig mo ba ako? Nalungkot si Pedro sapagkat makaitlo siyang tinanong, iniibig mo ba ako? At sumagot siya, Panginoon, nalalaman po ninyo ang lahat ng bagay. Nalalaman ninyong iniibig ko kayo. Sinabi sa kanya ni Jesus, pakanin mo ang aking mga tupa. Tandaan mo, noong kabataan mo pa, ikaw ang nagbibihis sa iyong sarili at lumalakad ka kung saan mo ibig. Ngunit pagtanda mo, iuunat mo ang iyong mga kamay at iba ang magbibihis sa iyo at dadalin ka kung saan hindi mo ibig. Sinabi niya ito upang ipakilala kung paano mamamatay si Pedro at sa gayoy mapararangalan niya ang Diyos. Pagkatapos, sinabi sa kanya ni Jesus, sumunod ka sa akin. Ang mabuting balita ng Panginoon. Pinupuri ka namin, Panginoong Hesukristo. Magsiyo po pala. Isang mapagpalang umaga po sa inyong lahat. Ngayon po ay Biyernes ng ikapitong linggo ng Pasko ng Pagkabuhay. At muli atin pong kinukuha o tinatanggap ang mga mensaheng ito sa konteksto ng mga paghahabilin o pamamaalam ni Jesus sa kanyang mga alagad. Bago pa man siya lubusan o tuluyang umakyat sa langit at habang inihintay ang pagbaba ng Espiritu, nawa ay mas maunawaan natin, no? O pagdating ng Espiritu Santo, maunawaan ng lahat ng mga alagad ang katotohanan tungkol sa mga inihabilin ni Jesus. Ngayon, sa araw na ito, narinig natin kung paano tinanong ni Jesus si Simon Pedro kung siya ba ay iniibig nito. Yung nagmamahal, no? Para, di ba, para ang lagi nating lagi ko rin pinapaalala na ang Diyos ang nanliligaw sa atin. Dahil sa una pa lang, mahal na tayo ng Diyos. Ang pagmamahal ay isang desisyon na dapat na ginagawa ng tao araw-araw. Kung kaya't araw-araw din, hindi napapagod ang Diyos magtanong sa tao, iniibig mo ba ako? So sumagot naman si Pedro nung tanungin siya ni Jesus, kahit ito ay tatlong beses at sa dulo ay parang nagtataka na si Pedro kung bakit siya tinanong ng tatlong beses. Kasi kailangan maging buo ang desisyon. At yung pag-ibig ay hindi lang basta salita. Ang pag-ibig ay mayroong kaakibat na gawa. Mayroong responsibilidad. Kaya naiintindihan ba talaga natin kung paanong ipinapaunawa ni Jesus ang tunay na kahulugan ng pag-ibig? Mahal mo ba ako? Iniibig mo ba ako? Madaling magsabi ng yes. Pero yung responsibilidad, kaya mo ba talaga? Kasi sabi, iniibig mo ba ako? Then, pakanin mo, alagaan mo ang aking mga tupa. So mayroong kaakibat, 'di ba? Parang sa inyo po, no, sa mga may asawa dito o sa mga minahal dito. Kamusta na ba yung sinasabi ninyong mahal kita? Sa mga medyo may katandaan na dito, no. Naalala niyo pa ba nung niligawan kayo? 'Di ba nung sige na, sagutin mo na ako, no? Yung dati talagang sinasabi, di ba, ibibigay ko sa iyo ang mga between. Di ba? Ibigin mo lang ako. Ni stars nga sa klase, hindi makakuha, di ba? Pero naniwala kayo, no? Na ibibigay ang between, aabutin ang buwan. So ano na nangyari? Bakit ngayon, sabi po na sa balita ay umuusad na naman daw ang usapin tungkol sa divorce.
E ang pag-asawa ba, wala nang pag-ibig? Pag nagustuhan na lang, okay. Pagtapos na, ayoko na sa'yo, di wala na. Kasi wala nang sakripisyo, ayaw nang magsakripisyo, ayaw nang magpagod, ayaw nang umintindi, ayaw nang magpasensya. Kaya maghiwalay na lang. O ano nangyari dun sa umpisa? Naaalagaan kita, gagawin kitang reyna, paliligayahin kita. Ano na nangyari doon? So, sa atin ngayon, no? Baka sabihin niyo, ba't may mga asawa lang? Hindi. Iniibig mo ba talaga ako? Araw-araw yan, tinatanong sa atin yan ng Diyos, iniibig mo ba ako? Abagin ng Maria, napupuno kang grasya. Sinabi ba, iniibig mo ba ako o magdasal ka ng nobina? Kung sinasabi natin, iniibig natin siya, nandito tayo sa simbahan, nagsisimba tayo araw-araw, kamusta ang pangangalaga mo sa iyong pamilya? Sa iyong asawa? Kamusta ang pagtatrabaho mo? Nagiging tapat ka ba? Nagiging tapat ba tayo sa mga responsibilidad na nakaatang sa atin? Tinatanggap ba natin ng maluwag ito? Nahihirapan pero tinatanggap pa rin natin at sinisikap pa rin natin na magawa natin ito? Hindi tayo, no, gaya ng nasabi ko, kahit isang araw kang o isang linggo kang maglulumuhod dito at magdasal ka ng magdasal. Bagamat importante po, no? Mahalaga yung pagdarasal. Pero pagdating dito sa konteksto ng kung mahal talaga natin ng Diyos, akuin natin yung mga responsibilidad na para sa atin. Hindi bibitawan, hindi papalitan, hindi magpapabago-bago ng isip. Ay, ang hirap naman pala niyan, wag na lang. Yung tanong, iniibig mo ba ako? Yes, kahit magkasakit ka. Kaya nga, hanggang kailan, hanggang saan mo papatunayan ang pagmamahal natin sa Diyos? Eh, ang Diyos lang naman ang maiiwan sa atin na nagmamahal sa atin. Pwede tayong iwan ng mga minamahal natin, pero ang Diyos, kahit kailan hindi tayo iiwanan. Dahil ang kanyang pagmamahal, araw-araw ay niririnyo niya para sa atin. Nawa, mas mapagtuunan natin ang pansin at mapagnilayan, no? Kung kaya't yung imbitasyon na sumunod tayo sa kanya, kung paanong nagmahal si Jesus, ganun din nawa ang magawa natin, ang magmahal. Amen? Sabay-sabay nating dasalin ngayon ang Oratio Imperata. Ama naming mapagmahal, na lumikha ng sangkalupaan at sanlibutan, at ng mga kahangahangang kalikasan na dinadaluyan ng buhay ng iyong mga nilikha, mapagkumbaba kami sumasamo, ipagkaloob mo na ipagadya kami sa matinding init na bumabagabag sa mga tao ngayon, umahad lang sa mga gawain at nagdudulot ng panganib sa buhay at hanap buhay. Bumuhos nawa ang biyaya ng ulan upang tubigan ang aming mga bukid at ang mga nanunuyong lupa. Mapigil ang napipintong krisis sa tubig at kuryente at pati rin ang aming mga uhaw sa tubig araw-araw. Sa hudyat ng iyong salita, sumusunod ang hangin at dagat. Iunat mo ang iyong mapagpalang kamay upang huminto na ang patuloy na pag-init ng panahon nang ang iyong bayan ay maging abala sa mabubungang gawain at ang mga kabataan ay magpatuloy sa kanilang pag-aaral nang may kapanatagan at kaginhawaan. Diyos naming maawain at mapagbigay, imulat mo ang aming mga mata
sa kayamanan at kagandahan ng iyong mga nilikha. At tubugin mo kami maging mapagmalasakit para sa kalikasan. Turuan mo kami maging mapagkakatiwalaang tagapangalaga ng iyong nilikha upang mapakinabangan namin ito ng may pananagutan at mapangalagaan ito laban sa pang-aabuso at paglulustay. Ngayong panahon ng krisis, mahal naming Panginoon, imukin mo kaming lalo pang magbahagi, maglingkod at magmahal. Mapagmahal na Diyos, Ama ng aming Panginoong Hesukristo, ipinagkatiwala mo ang bayang Pilipino sa makainang pagkalinga ng mahal na Birheng Maria. Dinggin mo ang mga panalangin ipinamimintuho namin sa Kanya para sa pagtataguyod niya sa amin, ang bayan labis niyang minamahal. Inihiling namin ito sa pamamagitan ng aming Panginoong Hesukristo, na nabubuhay at nag-aari kasama mo at ng Espiritu Santo magpasawalang hanggan. Amen. Mahal na Birhen ng Guadalupe, ipanalangin mo kami. Santa Rosa ng Lima, ipanalangin mo kami. San Lorenzo Ruiz, ipanalangin mo kami. San Pedro Calungsod, ipanalangin mo kami. Magsiyo po po lahat. Alay namin aming buhay, bawat galak at lumbay, bawat pangarap naming taglay sa palagwo, ilalagay. Manalangin kayo mga kapatid upang paghahain natin ay kalugdahan ng Diyos Amang makapangyarihan. Tanggapin nawa ng Panginoon ito paghahain sa iyong mga kamay, sa kapurihan niya at karangalan, sa ating kapakinabangan at sa buong sambayanan niyang banal. Ama naming lumikha, tunghayan mo ang paghahain ng iyong sambayanan upang pakundangan sa iyong kinalulugdang mga alay ang aming kalooban ay gawing dalisay sa pagdating ng Espiritong Banal sa pamamagitan ni Hesukristo kasama ng Espiritu Santo magpasawalang hanggan. Amen. Sumaiyo niyo ang Panginoon. At sumaiyo rin. Itaas sa Diyos ang inyong puso at diwa. Itinaas na namin sa Panginoon. Pasalamatan natin ang Panginoong ating Diyos. Marapat na siya ay pasalamatan. Ama naming makapangyarihan, tunay nga marapat na igaway aming pasalamatan ngayong ipinagdiriwang ang paghahain ng Mesiyas, ang maamong tupa na tumubos sa aming lahat. Naghahaing walang humpay ang anak mong minamahal upang magkasalo-salo ang tanan sa piging ng iyong buhay. Hindi na mamamatay ang inihain sa krus, ang sa krus ipinakoy buhay lagi bilang handog. Kaya kaisa ng mga anghel na nagsisiawin ng papuri sa iyo na walang humpay sa kalangitan, kami nagbubunyi sa iyong kadakilaan. Santo, 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 Panginoong Diyos na makapangyarihan, napupuno ang langit at lupa ng kaluwalhatian mo. O sana sa kaitaasan, pinagpala ang naparirito sa ngalan ng Panginoon. O sana sa kaitaasan. Ama naming banal, ikaw ang bukal ng Tanang Kabanalan. Kaya't sa pamamagitan ng iyong Espiritu, gawin mong banal ang kaloob na ito upang para sa aming maging katawan at dugo ng aming Panginoong Hesukristo. Bago niya pinagtiis ang kusang loob na maging handog, inawakan niya ang tinapay,
pinasalamatan kaniya, pinaghati-hati niya iyon, iniabot sa kanyang mga alagad at sinabi, tanggapin ninyong lahat ito at kanin, ito ang aking katawan na ihahandog para sa inyo. Gayun din naman nang matapos ang hapunan, hinawakan niya ang kalis, muli kaniyang pinasalamatan. Iniabot niya ang kalis sa kanyang mga alagad at sinabi, tanggapin ninyong lahat ito at inumin. Ito ang kalis ng aking dugo, ng bago at wala hanggang tipan. Ang aking dugo na ibubuhos para sa inyo at para sa lahat sa ikapapatawad ng mga kasalanan. Gawin niya ito sa pag-alaala sa akin. Ipagbunyi natin ang misteryo ng pananampalataya. Si Kristo'y namatay, si Kristo'y nabuhay, si Kristo'y babalik sa wakas ng panahon. Ama, ginagawa namin ngayon ang pag-alaala sa pagkamatay at muling pagkabuhay ng iyong anak. Kaya tiniaalay namin sa iyo ang tinapay na nagbibigay buhay at ang kalis sa nagkakaloob ng kaligtasan. Kami nagpapasalamat dahil kami iyong minarapat na tumayo sa harap mo para maglingkod sa iyo. Isinasamo namin kami magsasalo-salo sa katawan at dugo ni Kristo ay mabuklod sa pagkakaisa sa pamamagitan ng Espiritu Santo. Ama, lingapin mo ang iyong simbahang laganap sa buong daigdig. Puspusin mo kami sa pag-ibig kay San Francisco na aming Papa at ni Jose na aming Obispo at ng Tanang Kaparian. Alalahanin mo rin ang mga kapatid naming nahimlay na may pag-asang sila'y muling mabubuhay, gayon din ang lahat ng mga pumanaw. Kawaan mo sila at patuloyin sa iyong kaliwanagan. Kawaan mo at pagindapating kaming lahat na makasalo sa iyong buhay na walang wakas. Kaysa ng mahal na Birhen Maria na ina ng Diyos, ng kabiyak ng puso niyang sa San Jose. Kaysa ng mga apostol at ng lahat ng mga banal na namuhay dito sa daigdig na kalugod-lugod sa iyo. May pagdiwang nawa namin ang papupuri sa ikararangal mo sa pamamagitan ng iyong anak na aming Panginoong Hesus Kristo. Sa pamamagitan ni Kristo kasama niya at sa kanya, ang lahat ng parangal at papuri ay sa iyo, Diyos sa mga makapangyarihan, kasama ng Espiritu Santo, magpasawalang hanggan. Sa tagubili ng mga nakagagaling na utos at turo ni Jesus sa Panginoon natin na Diyos, ipahayag natin ng lakas loob. Ama namin, suma sa langit ka, sambahin ng ngalan mo, mapasa amin ang kaharian mo, sundin ang loob mo dito sa lupa para nang sa langit. Bigyan mo po kami ngayon ng aming kakanin sa araw-araw at patawarin mo kami sa aming mga sala. Patawad namin sa nagkakasala.
sa amin. Nagtuwag mo kami ipagpulot sa tukso. Nagtiyadya mo kami sa lahat ng masama. Hinihiling namin kami iadya sa lahat na masama. Pagkalooban ng kapayapaan na araw-araw, iligtas sa kasalanan at ilayo sa lahat ng kapahamakan, samantalang aming pinananabikan ang dakilang araw ng pagpapahayag ng tagapagligtas namin si Hesu Kristo. Sapagkat iyo ang kaharian at ang kapangyarihan at ang kapurihan magpakailanman. Amen. Panginoong Hesu Kristo, sinabi mo sa iyong mga apostol, kapayapaan ang iniiwan ko sa inyo, ang aking kapayapaan ang binibigay ko sa inyo. Tunghayan mo ang aming pananampalataya at huwag ang aming mga pagkakasala. Pagkalooban mo kami na kapayapaan at pagkakaisa ayon sa iyong kalooban, asama ng Espiritu Santo, magpasawalang hanggan. Amen. Ang kapayapaan ng Panginoon ay laging sumainyo. At sumaiyo rin. Magbigayan po tayo ng kapayapaan sa isa't isa. Kordero ng Diyos na nag-aalis sa mga kasalanan ng sanlibutan, maawa ka sa amin. Kordero ng Diyos na nag-aalis sa mga kasalanan ng sanlibutan, maawa ka sa amin. Kordero ng Diyos na nag-aalis sa mga kasalanan ng sanlibutan, ipagkaloob mo sa amin ang kapayapaan. Magsiluhod po na. Ito ang kordero ng Diyos. Ito ang nag-aalis ng kasalanan ng sanlibutan. Mapalad ang mga inaanyayahan sa kanyang piging. Panginoon, hindi ako karapat dapat na magpatuloy sa iyo, ngunit sa isang salita mo lamang ay gagaling na ako. Katawan ni Kristo. Amen. Magsitayo po lahat. Manalangin tayo. Ama naming mapagmahal, sa pagkadalisay mo sa amin at sa pakikinabang, sa ginanap namin ngayong pagdiriwang,
Ipagkaloob mong ito ay maging pagsasalo sa patawad at buhay na sa aming kaloob mo. Sa pamamagitan ni Jesucristo, kasama ng Espiritu Santo, magpasawalang hanggan. Amen. Sumainyo ang Panginoon. At sumaiyo rin. At pagpalain kayo ng makapangyarihang Diyos, Ama at Anak at Espiritu Santo. Amen. Tapos ang banal na misa, humayo tayo sa kapayapaan ni Kristo. Salamat sa Diyos. Magandang umaga po. Magandang umaga po, Father. Ayun at ipahayag kanyang pagkaling at tama sa buhay, pag-ibig at katarungan, tanda ng kanyang kaharian. Ang mga dakilat dukha, ang banal at makasalanan, ang bulag at lumpo, ang api at sugatan, ang lahat ay inaanyayahan. Umayon at ipahayag kanyang pagkaling at habag sa buhay, pag-ibig at katarungan, tanda ng kanyang kaharian.